Mga minamahal kong ka-taxpayer. Ayan. So, ang pag-uusapan ho natin is very important. Nangyari ho ito kahapon. Kahapon lang. So, nandito si, shoutout ko lang si Tata Almosa. Magaling na bookkeeper yan at pwedeng-pwedeng maging tax specialista yan si Tata Almosa, taga Leyte. Okay? Andito din yung ating CPA. Kailangan nyo ng CPA. Tawagan nyo lang si G. Santander. Magandang panahon sa inyong lahat, mga ka-taxpayer kong minamahal. Nakakalungkot itong i-lecture ko sa inyo sa araw na to because ikaw lawyer kang taga BIR at yung mga lawyers na taga BIR, baka nakakalimutan po ninyo yung inyong oath of bago kasi maging lawyer yan, nire-require ng ating Supreme Court na aatin yan dun sa oath-taking. Oath-taking. Nag-take ng oath. So, ang ganda-ganda nung content ng kanilang oath. Panunumpa. Mga lawyer na taga BIR, nanunumpa ho kayo. Baka nakalimutan nyo yung sumpa ninyo. Baka masumpa kayo. Kasumpa, sumpa. So, ito po ay nangyari sa isang beauty company. Beauty company. Nagbebenta ng beauty products o nagre-render ng beauty services. Alam naman po ninyo, dahil ho sa train law na ginawa na magaling nating presidente at magaling nating, tandaan nyo yung magaling na presidente at magaling na secretary of finance, tandaan nyo sila. Tandaan nyo sila yung kanilang ginawa. Yung pong mga nagtitinda ng beauty products at saka yung nagbebenta ng beauty services, ay mayroon po silang excise tax. I-discuss ko rin later on yung mga nagbebenta ng juices na may halong asukal. Meron na rin ho silang excise at i-discuss ko sa kanila. Mag-ingat kayo. Ito ngayon yung bagong modus operandi na mga BIR. Magpapasko. Merry Christmas sa lahat po ng nakikinig at nanonood. At Happy New Year na po. Sana maging maayos po ang buhay ninyo ngayon at sa mga susunod na araw. So, pag-usapan ho natin yung nangyari. Ayan po. Bago yan, sinasabi ko lang dito na meron po akong ipinamimigay na libro na maaaring ho makatulong sa inyo at kung gusto ho ninyo ng kopya, ito po ay pwede nyo na hong i-download. Ito lang ho yung kailangan po ninyong i-type sa inyong browser. Sa inyo na po yung libro at magagamit nyo ho yan kapag ino-audit ho kayo ng BIR o kung gusto po ninyong mag-practice, yan po yung nire-recommend ako na maging reference ninyo. Ibig sabihin, pwede nyong baguhin ho yung laman ng libro. Marami ho kayong makukuhang templates dyan. So, balik ho tayo sa pinag-uusapan ho natin. Ayan. Isa pang libro ho yan, pero tsaka na natin pag-usapan. Ito ho yung... yan, ito ho. Pag-usapan ho natin. Sabi rito, nag-uusap yung dalawang tao rito eh. Sabi rito, hello, good morning po. Yung pong about kay, ayan. About kay, ibig sabihin ho nito yung taxpayer. TP. Taxpayer. Hello, good morning po, sabi. Ayan, nawala ako tuloy yun. Ay, nako. Yan. Hello, good morning po. Yung pong about kay nagpunta daw na daw po kahapon yung BIR. Tapos may dalawang isang BIR lawyer at tatlong pulis daw po. Tatlo pala. Pinilit daw po umakyat sa 6th floor.
Oh, edi ibig sabihin condominium unit 'to. Tapos pina oh, mali yung ginagamit ko. Tapos pina-receive sa kanila yung mission order. Sinunatan na lang daw po na 4. O di ibig sabihin nyo, 4 taxpayer uli. Yung mga pulis daw po, di nila nakunan ng ID dahil nagdadahilan na nasa sasakyan, tas isinulat na lang daw Makati Station 3 para damay-damay na lang daw po sila. Ano nangyari dito sa mga pulis na to? Good morning! Ah, nagpatawag ba sila ng pulis? Si referring to taxpayer. Yan. Hindi daw po, wala nga po silang stop doon. Ang naabutan po ay ng mga taga BIR ay mga admin nung building na mga bata pa daw po, kaya natakot daw po talaga kasi pinagtataasan sila ng boses. Ba? Okay ha. Ang ginawa ni Miss, oh, pangalan nung official nung company, siya po ay yung kausap ko, kinausap na lang daw po sa phone pero nagpanggap lang daw siya na head ng admin. Okay. So from there, makikita nyo mga ka-taxpayer kong minamahal, ano yung tactic ng BIR? At ano ba yung mission order? Okay. Bakit magse-serve lang sila ng mission order? Oh, magse-serve ka lang ng mission order, hinayupak na lawyer ka. Yun. Magse-serve ka lang ng mission order. Bakit may police? Diba? Mabigat ba yung mission order? Ha? Mabigat bang dalhin? At kailangan mo ng katulong ng police. Yun. Ibig sabihin, pinepuwersa nito mga BIR na to na ipareceive yung mission order. Bakit? Bakit? Okay? Tapos, nilagyan pa ng 4. Ibig sabihin, ito, tingnan mo ha. Nilagyan daw ng 4. Ito. Nilagyan daw yung 4, yung mission order. Bakit nilagyan ng 4? Ibig sabihin, yung mission order ay hindi nakapangalan dun sa taxpayer, sa iba nakapangalan. So, yung paglalagay ng 4 ay itinitwist nila. Tinitwist, binabago nila yung content ng mission order. Bawal po yun. Nakakahiya itong lawyer na to. Binabago niya yung procedure. Binabago niya yung due process. Ang pinakamataas na right is right to due process. So, gumagawa siya ng dokumento. Kabastusan eh. Ako nababastusan ako eh. Gumagawa siya ng dokumento para yung taxpayer ay mahuli niya. Mahuli niya. Ano purpose mo dun, sir? Maliwanag naman dun sa mission order na hindi yung taxpayer, hindi pangalan ng taxpayer yung nakasulat. Bakit babaguhin mo? Siyempre, pag gumagawa ka ng letter, di ba? Papadala ka ng letter. O kahit gumagamit ka ng email, isusulat mo yung ano, yung pangalan nung... O, nagsishoutout din ako kay Jocelyn T. De Vera, magaling na bookkeeper to. So, kung kailangan nyo ng bookkeeper, puntahan nyo si Jocelyn De Vera. Bakit mo papalitan, sir? O, idadagdag. Nag-introduce siya ng bagong pangalan dun sa loob ng mission order. Definitely, kahit sinong lawyer ang tanungin mo rito, void yung ginawa nung BIR lawyer na to. Nagsama pa ng tatlong pulis. Mga bossing ko, yung tatlong pulis, natakot naman. O hindi ko alam kung natakot o nang aasar. Kasi sabi, susulat ko na lang from station, Makati Station 3 kami. Eh bakit mo susulat doon? Ibig sabihin, ha? Ayaw nilang masangkot. Eh bakit ito ng mga, kung ayaw masangkot ng mga pulis, eh, bakit sila sumama? Diba? So, yung alibi na nasa sasakyan yung, ID ng pulis, okay lang yon. Kung alibay nila, huwag niyong pilitin kung may pulis. Ang gawin niyo, yung mga pulis naman, may pangalan yan eh. Ah, nandito si Ansi Bautista. May pangalan yan. Kunan niyo na lang ng picture yung pangalan nila o kunan niyo yung pulis ng tatlong picture. Para, kasi kailangan niyong gawin yun kasi ebidensya niyo kung ang mga pulis ay witness o witnesses ng BIR,
yung mga pulis din yun ay witnesses ninyo. Okay, pag huwag kayong matakot. Pag may kasamang pulis yung BIR, magsaya kayo kasi meron kayong ebidensya na buhay. Yun yung mga pulis. So sasabihin niyo sa mga pulis, sir, since nandito kayo at ebidensya kayo ng BIR, ebidensya din namin kayo. O kung nagpapareceive yung BIR ng mission order, o eto sir, pumirma kayo sa mission order as witness pinare-receive ng BIR. Ganon. Okay? So huwag kayong matakot sa mga pulis. Sila ay protector. Ang sabi nga to protect and ano? To serve and protect. Yun yung trabaho ng pulis eh. Maliwanag, service and protection. So pag dumating yung pulis, get the name of the police, papirmahin mo dun sa dokumentong pinare-receive ng BIR, good na good yun. Okay? So dito naman sa kwento ko sa inyo, huwag kayong matakot. Okay? Kung hindi naka-address sa inyo yung letter na pinare-receive ng BIR, ganito po isusulat nyo sa harapan ng letter. Okay? Turuan ko kayo. So, pag pinare-receive kayo, ayan, pangamukha ko, ignorance is the most expensive lifestyle. Ganito isusulat nyo. Okay? Simple lang. Received under strong protest. Ayan. From, sulat nyo ngayon yung pangalan ng BIR. BIR lawyer. Ayan. Okay. Tapos may kasama pa raw, dalawa eh. Siguro, BIR RO. 3. BIR GS. Ganyan ha. Tapos, witness. Witnesses. Okay. 1. Police. 1. 2. Police. 2. 3. Police. 3. Ngayon, kung may empleyado ka, dito mo idadagdag. O, number 4, yung empleyado mo. Employee. 1. O, ganun ha. Kung paramihan na. Employee. Mali pa spelling ko. Employee na. Mali pa. Ayan. Employee 2. Tapos, talagay mo rito. By. Ikaw na yon. Ikaw yung magre-receive. Eh. By. Malaking malaki to. Unauthorized person. So, siyempre, lalagay mo dyan. Printed name over signature over date and time and place. Maliwanag yan. Okay? Ganyan po ang tamang pagre-receive kapag pinepuwersa kayo ng mga BIR official. Ha? Kasi at the end of the day, hindi naman kayo binibigyan ng letter because bibigyan kayo ng ayuda. Hindi kayo binibigyan ng letter because bibigyan kayo ng Christmas gift. Sampalin mo yung tak! Pag binigyan ka ng letter, sampalin mo. Sampalin mo yung beses, tak! Dalawang beses, tak! Ani dito rin pala si Iljen. At saka si Roger. Ang dami nang nanonood sa atin. Nandito si Jasmine June Paulmitan Sisa. Magandang araw sa iyo. And si Roger Nueva. Nueva, Roger, gusto kita kausapin mamaya. Ah. And then si Iljen. Iljen Santos, magaling yan na CPA. Tax agent din yan. So, ano pa ang gagawin natin? Oh, may regalo po ako ngayong Christmas sa inyo. I-shout out lang ho ninyo itong video na to sa 20 tao. Ibig ko sabihin, i-copy paste nyo ho yung link ng video ito na ilalabas ko rin sa ating YouTube at sa ating saan ko ilalabas din. Ito sa ating Taxpayer Facebook. Nakita nyo naman yung aking ayan no, yung aking mga YouTube etc. diyan. Email,
yung aking ano bang nandiyan, mobile number. So ano ibibigay kong gift sa inyo, sa i-set niyo lang sa ano mga bossing ko. I-send niyo lang yung link sa 20 tao. Present niyo lang sa akin. Ang ibibigay kong libro is very important. Ito na po yung sinusulatan ko na libro. Ito po yung collection manual ng BIR. Hey, expose ko na ang BIR. Kahit hindi na ho tayo magkaroon ng financial reward, ito po ay collection manual ng BIR. Yung, ayan. Kita niyo yan. Napakagandang collection manual. Para hindi ho kayo natatakot sa BIR, alamin niyo kung ano yung dapat niyong gawin. Nasa collection manual ho yan. Naririto ho yan. At naka-identify na ho kung ano yung mga gagawin niyo. Now, para papakita ko lang sa inyo, ano laman ng collection manual, ayan, ginawa ho ito ni Kim Hinares. Ayan. So, magpasalamat kayo. Sabihin nyo, Kim Hinares, thank you. I-PM nyo, thank you. Mag-thank you kayo kasi maganda ho yan. Ito yung content. Napakaganda ng content. Pakita ko lang sa inyo yung content nito. Ayan, nakikita nyo yung content. Ano ba yan? It, bakit may ganito? Tantan. Tanggalin mo yan. Hindi dapat makani dyan yan. Ayan ang content. Oh, dadahan-dahanin ko. Mm. 300 pages ho ito. Bibigay ko na ho sa inyo. So, ayan ho. Small and simple crime that is habitually performed nationwide is the biggest crime of all. So, nandito rin pala si Mary Rose Unson, magaling na bookkeeper ho yan. At saka si Helen, nandito rin si Helen. Magaling na accountant ho yan, si Helen Galvez. Ayan. So, with that mga ka-taxpayer kong mahal, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. And peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR.
Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.